And guys, mga shoutout sa inyong lahat. Meron tayong i-interviewin dito. Siya po ay tumutulong sa aking kapatid sa tindahan. So let us start with her own introduction. Alright. Alright guys, ang una po nating i-interviewin ay sino ang name? My name is Melagrosa Bacatano, 25 years old from Badjangon. Badjangon! So siya ba, ikaw ba single pa or? My partner, I have a partner lesbian. Okay, so lesbian sila guys. Pero bakit ayaw mo ng lalaki? Bakit gusto mong mahalin ng babae? Mas masarap magmahal ng babae. Ay, mas masarap talaga. So ilang kayong magkakapatid? Anim. Pang ilan ka? Ano, panganay. Panganay ka sa magkakapatid na anim? Mm-hmm. So sino nakatapos na kayong lahat ng pag-aaral? Ako nag-stop po kay King Priority ang akong mga open. So nag-quit ka ng pag-aaral para lang magtrabaho? To help your siblings, ano? Para makapag-aral. Alright. So, yung mama at papa mo, buhay pa? Opo. So, nagustuhan mo rin dito maging sales lady? Oo. Kamusta naman yung treatment sa'yo ng may-ari nito? Okay man lang. Mayos man niya, ano sa amin. So, if you don't mind, pwedeng malaman kung magkano yung sahod mo every month? Every day yung sahod mo. Every day yung sahod dito? So, hello. Per hour ba yun? O mula ano? A day? To 7 days. Okay, so... Depende kay ang isa upo naman, 300, may 250. 300 or 250? Oh. A day yun. So, ilang oras yun? Magsistart kayo? 7 to 4.30pm. 7 to 4.30pm. Mm-hmm. Yun ang trabaho mo. So, ang bayad sa'yo ay? 270 a day. Mm-hmm. Sa trabaho na within that hour. Sa maisa, ako man ito nag... So parang extra-extra ka lang? Oo. Ah, okay. Pag may maes doon ako. Oo. Pag wala dito. Okay. So kasama na ba doon ang pagkain ninyo? May baon kayo? Oo. Okay. So minsan ba marami kayong ginagawa dito? Pag ganitong, paano lang sana papanahon-panahon pag... Pa lang, ano, ng mais. Tagmalais. Maraming customer. Okay. Pag may ulan na, marami ng customer. May bini ng abono, mga binhi. Pero pag wala ng ganito, walang ginagawa. Minsan, pag walang ginagawa, nagbilinis. So, mas gusto mo itong job or ano yung design ng puso mo na job na gusto mo? Cooking HRM. So gusto mo magluto lagi o mag-operate ng something hotel o pag naging tumama ka ng luto maging millionaire ka. Gusto mo bilhin ng sarili mong hotel para mag-operate. Okay lang sa ako trabaho lang sa hotel. Oh, so nagustuhan mo rin dito Masana. So sigurado kayo ng pagkakataon mo magiganti sa aking kapatid. Para maipatulpo natin siya. Hindi, okay mo si Manang sa amin. Okay lang siya? Basta mayo ka lang sa iya, mayo din siya. So mabait din siya sa iyo. Oo. So that's good. So mga sa plano mo, mga ilang taon ka pa dito mag-work sa kanya? Depende sa... Sa ihip ng kanin. Sa sitwasyon mo, Kaya sobrang lagi niya nandakayin mo rin. Oo. Pero ano talagang plano mo sa life mo dahil ikaw yung nagpapaaral sa mga kapatid mong lima? Pag may magandang trabaho na mas malaki. Bakit hindi ka na lang mag sa loob ng bahay? At least malalaman mo yung kita mo. Every end of the month? Hindi ka na sanay Kaya ko man mag-ubra sa kampo, tanan, pero daw gusto ko lang iba naman. Okay. So nagtatrabaho ka na sa kasambahay. May experience ka? Nag-schoolgirl ko sa tiyo ko sa Bacolod, yes ko yung nag-ubra. So ayaw mo talaga ng ganun? Gusto mo lang talaga na magtinda-tinda, gano'n. Oh, mahirap ano sa loob ng bahay? Hindi kahit ba? Malaking sahod? Hindi. Depende sa amo. Depende sa amo. Mapait yung amo mo, mas maganda ka talaga. Pero pag siyempre hindi ka talaga tatalaga. Stricta, So, yung mga kapatid mo, pinapaaral mo. Guys. Isa, tapos na college. You see, guys, she sacrificed herself just to help her siblings na makapag-aral. So, ano yung masunod sa iyo? Anong kinukuha niyang kurso? Social work. Tapos yung pangalawa?
Ang pangalawa siyang social work. Yung pangatlo kasi pinadap namin sa kapatid ni tatay kasi hindi magkaanak. Oh no, tapos ang pang-apat nasa Iloilo nag-sacrifice din para mas makatulong. Hindi na nag- tapos yung bunso. Yung panglima, pasukan third year college na computer technician. So buhay pang mga magulang niyo. Mm. Okay. Yung tatay ko mandaragat, yung nanay housewife, minsan nagtitinda ng isda, gumagawa ng abanico na danig. Yun ang kabuhayan. So, sa bundok kayo pala, sa Bajangon. So, hindi ka naman nahihirapan bilang panganay? Hindi naman. Talagang ikaw yung tumutulong sa parents mo, ano? Oo. May ano naman, may yung iba kong kapatid, nagkatrabaho na rin, medyo gumagaan na rin. Kasi nakapagtapos na yung isa, tumutulong na rin sa amin. So, ano yung plano mo pag na tapos na ng pag-aaral yung mga tinutulungan mo siguro, sa parents? Siguro, papasok ako ulit ng pag-aaral kasi hindi naman sa edad yung pag-aaral eh. Oh. Matapos. So, kailangan mag-aral ka? Oo, mag-aaral ako ng gusto kong course. Oo, mag-ipon ka, tsaka mag-aaral, ano? Kasi, who knows, baka maka-abroad ka in the future, matulungan mo silang at maihaon din sa kung anong gusto nilang buhay. Kasi hindi na makapagtrabaho si nanay sa tatay, sa bahay. Oo. So, ilang taon ng mama mo? 62. Yung papa mo? 59. Pero healthy pa silang dalawa? Wala pang mga sakit. Si nanay yung high blood, pero hindi naman nag-maintenance. Oh, that's good. That's good. Kasi ang mahalaga sa buhay ay yung health natin. Kahit marami kang pera, kung ang health mo ay nag-deteriorate, ay wala rin mangyayari. Mauubos at mauubos din yan sa hospital. Sanay sa ulam na isda at utay. Oo, ganun. Malaka lang magkaong karni. Ang karni hindi naman talaga maganda sa katawan. Protein nga siya, pero minsan naman siya nakakain pag may tumataas pera. Yung, tumataas yung mga high blood at cholesterol mo, ayan. So, mas maganda yung healthy kayo, nakita kita kanina, na healthy kayong dalawa ni ano. So, ano yung pangalan mo uli? Milagros. Milagros. So, short, Milrose. So, ang plano mo talaga ay makatapos ka ng pag-aaral mo. Kaya mag-ipon ka. Ano? Mag-ipon ka para... Kasi may dream house ako, tsaka gusto ko makabilay ng sariling lupa. Oo. Kasi in the future, who knows, hindi mo alam buhay mo, maging millionaire ka, no? Sana. Kasi tingnan mo naman sina Pacquiao, di ba? Rags to riches. Marami pa akong nakikilala ng mga mayayaman na rags to riches talaga. Si Mama. Oo. Si Mama ko, laking hirap sila, mahirap sila. Tagatinda lang naman. Nagtitinda lang yung Mama ko ng kahit na kakanin. Sinabi niya noon na nag-aaral siya, bumibili siya ng mga fruits, kung hindi niya binibili, pinipitas niya kung makakita siya sa daan ng mga fruits at binibinta niya para lang makabili ng paper at pencil niya papunta ng school. Yun ang mga kinukwento niya sa amin before. Oo. So, tingnan mo, di ba, nag-retire siya early. Yun nga lang, talagang may sakit siya dahil sa hirap ng buhay niya. Kaya ikaw huwag ka rin mawala ng pag-asa. Who knows, someday maging milyonarya ka rin. Walang imposible pagkasama mo ang Panginoon. Ano? Ayan, magtiwala lang sa Panginoon. Tsaka huwag bili ng bili na mga dapat na hindi mga necessary. Uh-oh. So, kailangan mag-ipon ka at tulungan mo. You deserve best in life kasi ikaw yung nag-sacrifice to help your siblings. Ano? So, ano ang mga gusto mong naisin sa buhay na hinihiling mo sa Panginoon? Maayos ng buhay, yung wala lang sakit si nanay at tatay. Tapos makakasama pa namin ng matagal. Oo, yun naman ang sa atin. So, ano mga i-advise mo sa mga katulad mo na nag-sacrifice para sa iyong mga kapatid? Pag hinayangan yung sakripisyo kasi makikita mo yung pinaghirapan mo na nakatulong ka sa pamilya mo. That's good. So, masaya yung nag-sacrifice ka para lang sa pamilya. Oo, maraming salamat, Rose. Ano, at yun ang sinabi mo sa kanila. Kaya ako'y nagpapasalamat sa mga katulad ng buhay ninyo na talagang hindi nawawala ng pag-asa. Na talagang you have faith in God at you work hard to just to help your siblings to improve your life. Ano, kaya thank you so much, Rose! Thank you! Okay, bye! Ayan. Alright, Rose, it's your time to bloom. Sabihin mo sa kanila, i-introduce yourself to them. At ikaw, anong pangalan mo?
My name is Rose Dubalan. Taga saan ka, Rose? Taga Guse, President Ross Cavite. So, ikay single or? May asawa na. O, ilan ang anak mo? Isa. So, isa. So, anong trabaho ng husband mo? Driver. Tapos ikaw yung? Sales lady dito. Sales lady. Okay. Kamusta naman treatment sa'yo ng kapatid ko? Okay na lang. Wala na kami Sigurado ka? Okay. Wala kang masasabi sa kanya? Okay. Alright. So, mabait naman. Balik-balik na po gani kay Mana. Okay. So, yung sahod mo tulad din ni Rose, ano? Ay, iba ka. Bakit iba ka sa kanya? Bakit magkaiba kayo? Nagbalik lang ako din ng sang, ano lang, sang August. Ah. So, ilang? 2030 ko nag-umpisa kay Manang. Oo. Nagalin ko 2019. Uh-huh. Tapos nagpuli ko sa dito pag balik naman ko. Okay. So, ilang taon na anak mo? 24. Eh, malaki na. Nakapagtapos na. May asawa na. Oh, wala ka ng problema. Tapos nag-high school. Tapos nag-asawa na. May apo ka na? May apo na. Ilang apo mo? Isa. Malaki. Okay. So, saan siya nakatira ngayon? Sa bahay. Sa bahay niyo? Kung nag-asawa na, tapos na... Ngayon lang yan. Kaya nga nag-asawa, gusto nang umalis sa bahay, di ba? O ba't bumalik? Hindi, ngayon lang sila na tinarsamon balay. Kay Uno na yung nag-ano dito sa Saya Ugangan. Oh, so anong plano nila? Manatili sa bahay niyo? Mapatindog man sila sa balay. Ah, that's good. Kasi kaya nga nag-asawa para umalis na ng bahay, di ba? Oo. So, anong masasabi mo sa kanila bilang isang ordinaryong mamamayan na ma-advise mo sa buhay nila? Bilang isang ina. Na kasi 24 na yun, napag-aral mo na, napagtapos yung anak mo. So, anong mga ginawa mo na makakatulong sa kanila sa pagpapalaki sa anak mo? Pinagabayan ko lang sila ng para mabuligan sila sa dalangin na wala sa ila. Tapos, may obra man sila na obra man sa kapangitanan sa obra para lang makabakalan sa sangkapang gratas, diaper. So, ano yung mga trabahong ginawa mo para mapag-aral mo yung anak mo? Kasi alam ko, hindi basta-basta ang magpa-aral na anak, lalo na sa college. Kay Mana, hindi lang ito makaano. Oh, so, hindi ka nagtatrabaho sa sugarcane, sa palayan. Kasi, kailangan mong 1,000 o piso to send your son to school, di ba? Kailangan mo yun. Kaya, kailangan mag-sacrifice yung mga magulang para mapagtapos sila. Di ba? So ito lang yung alam mo na trabaho, wala nang iba. Hindi ka sarang sa sulod talay. Wala kang experience na ibang trabaho. Sales lady lang. Sales lady lang ang gusto mo. Ayaw mo magtrabaho ng ibang trabaho. Pwede man kung ano. Ano yung mga desire mong job na nice mo? That HRM yung nakuha ko dati. HRM tulad din ni Rose. Oh, ba't hindi mo tinapos? Financial problem. Ay, ganun. Oh. So, ilang taong ka nung mag-asawa ka? 18. Ay, bata pa. Patang bata. Oo. So, bakit, anong dahilan at hindi mo itunuloy yung pag-aaral mo? Kaya nga financial talaga, ano? Mga magulang mo? Hindi na nila kayang tustusan ng pag-aaral. Grabe. Pero ikaw, grabe din. Natustusan mo ng pag-aaral ang anak mo. Lalaki. Dalawa sila? Dalawa kami. O at least napag-aral mo sila, ano, noong mga pangarap mo na makapagtapos, hindi niyo natuloy, pero pinatuloy mo sa anak mo. So you are very proud parent dahil nga nagampanan mo yung tungkulin mo sa anak mo. So ngayon ang anak mo ay tumutulong na sa'yo dahil may mga work na. So that's good. I'm so happy for you, Rose. Oo. So yun ang buhay natin, pero okay lang sa'yo, wala kang aspiration na maghanap ng ibang trabaho? Wala lang. Okay naman ko di kay Manang. But that's good. Kahit kasi... Kahit palagang nagagalit, okay lang. Okay lang pa ba natin siyang ipatulfo? Ay, hindi na lang. Hindi na? Pwede. Ayaw mo talaga? Okay naman si Manang. Wala man problema sa amon. Alright. So, yun po ay interview ko dahil ang kapatid ko po ang nagmamanis sa kanila, guys. So, mabait naman daw ang patakaran ng aking kapatid. So, wala namang problema. Ayan. So, maraming salamat, Rose, sa pagpapaunlak mo kay Ali Feltan. Thank you so much. Ayan. God bless you. Bye. Ayan.
Guys, bigyan ka lang shout out, mag-interview tayo sa driver ni Mama. Okay, Ariel, ilang taon ka na nilbihan kay Mama? Mga 9 years na siguro. 9 years na. Dey, kamusta ang pag ano ni Mama sa iyo, ang treatment sa iyo? Okay man. Okay man. So, if you don't mind, pilang sahod mo every month? 7. 7K? Mm. So ang trabaho, anong trabaho mo? Ano, every day or minsan lang? Pag ano, season sang mais. Monthly gina ya? Sako, pero pag subong hindi naman. Monthly nang 7,000? Oo. So okay lang yan sa'yo? Medyo okay man. Medyo okay. Ay, gapog, ay nag-gapogtas ka man kay Mama? Oh, si Mama gapogtas sa'yo. Sandali, wala. Hindi na pag-yambal, kaya dami mong adaan tao. Gatanaw. Ay, di very good siya, Ariel. Oh, 7 years na sa'ko na kay Mama. 7 years na yan. Manay na. May asawa ka na? Oo, may bata na ako. Duha kabilo. Fake yan na si Ariel. Oh, duha kabilo. Yung mabata, lalaki, BL, babae. BL. Lalaki, yeah. Babae. Pilan ang subang mo, patuig? 20 na siguro. Tapos si ang bunso? 16. 16? Ay, tagko. No, wala nang problema. May asawa na sila. Why? Ga-eskwela. Ga-eskwela pa sila. Ano na ang gina-eskwela sa iyong panganay? Kailan blind? Dag-interview po ko, Karyan. Ako, panganay? Oo. Ginakuha yun na nursing. Ang bunso? Grade 11. Ah, pao ka nami eh. So, grade 11 na lang imo ugtasan. Ano ang fortune na subong Ariel? Inday? Hindi na ako ibalong mag-interview. Ginalungulango ni Inday yun. Pila na katuig? Ano na, ano nang level niya sa school? Ang panganay? First year pa lang siya. Nursing? Ay, that's good. Pero ano, labaw lang. Mag-save ha, Ariel ha. Kailangan mapatapos mo silang dalawa. Baka nang, ano, marami kang checks? Araw mo nila, Mama. Ariel, wipe mo lang ba o marami kang checks na binubuhay? Wala? Tuod? Pila ka na katuig? Madami niya interview na yung pag si Ariel. 52 na ko. 52 years old? Ay, tuod, 52 ka na? Mas tigulang po kung sa'yo mo, 56 na ko. 52 ka palang gali, bata ka pa. Ay, damihan mong magpakarami ka sa buong mundo. Okay, guys. Tapos na kami ma-interview kay Ariel. Bababa na kami, ha? Okay. Bye!